ko pang pinaglaruan ng tadhana. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Hindi. Hindi ko kalain na yung lalaki palang minahal ko. Ay, siya palang nakabuntis sa kapatid ko. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng ganito. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Luha! Sa panulat at direksyon ni Susan Maligdang, inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito, ay muli ninyong matutunghayan ang kasaysayan ni Biana dito sa ating dulang, Luha! Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Mona, na hiwalayan mo na yung asawa mo? Dahil wala kang mapapala sa kanya. Hindi ka na ba naawa sa sarili mo? Gumising ka naman kasi. Dahil hindi habang buhay, ay magtitiis ka na lang ng ganyan. Layasan niyo yung dodi na yan. Nang sa gayon, matauhan naman siya. Ate, kawaw naman siya kung iiwan namin siya, ate. Ano? Naaawa ka sa kanya? Pero siya, hindi ba siya naaawa sa inyong mag-ina? Oh, hindi ka makasagot, ano? Dahil alam mo kung gaano kademonyo yung asawa mo. Layasan niyo siya. Dito na kayo tumira sa akin. Nang sa ganon, hindi ka na mahirapan na magtinda sa palengke. Ikaw mo ninakaw niya ang perang puhunan mo. Wala na ngang hanap buhay, palamunin na nga, batugan pa. Ay, nako muna, lahat na lang ba ng masamang ugali ay nasa asawa mo na? Hindi naman kaya. Nakakaya naman kay Kuya. Pinag-aaral niyo na nga si Wendell. Pagkatapos, sisiksik pa kami dito ni Biana. Ay, siya nga ang may sabing dumito na kayo. Dahil naaawa na siya sa inyong mag-ina. Sige, ate. Pag-iisipan ko pa. Kapag talagang di na akong makatiis, dito na lang kami tatakbo ni Biana. Tulog pa si Biana. Magluluto na ako para sa aming almusal. Para pagkagising niya, kakain na lang siya. Kung gusto niyang sumunod sa palengke, di susunod na lang siya sa akin. Ay, salamat. Natapos ko rin ang pagluluto. Aalis na ako. Dapat maaga ako ngayon. Dahil yung mga iba kong tsuke, maagang namamalengke. Ay, aalis na nga ako.
na si Mona dito. Tama-tama. Tulog na tulog si Miana. Ngayon, wala nang sagabal sa plano ko. Lalapit ako. Bango-bango. Ang bango-bango. Itay, bakit po kayo pumasok sa kwarto ko? Anong ibig sabihin nito? Huwag ka bayay. Pagpigibla ko. Tay, mama po kayo sa akin. Huwag niyo pong gawin yan. Ano man ang binabalag niyo sa akin. Nakikita mo ba ito? Hawak ko. Ha? Nakikita mo? Papatalim. Tay, hawak ka naman sa akin. Anak mo ko, huwag mong gawin to sa akin, itay. Gusto mong magmatig ba nito, ha? Ha? Kung haya mo, naibon ko sa dibdib mo ito. Manahimik ka lang dyan. At magbigil mo ko. Itay. Itay. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Huwag! Mabilis ka na niya. Binabalaan kita, Miana. Huwag na huwag kang magsusumbong sa nanay mo. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Naintindihan mo? Ha? Bakit mo ginawa sa akin ito, itay? Sarili mo kong anak. Nagawa mo sa akin ito. Tumigil ka! Uulitin ko sa'yo, ha? Huwag na huwag kang magsusumbong kung ayaw niyong mamatay na nanay mo. Ha? Kahit ganito! Huwag ka mong susubo! Opo, itay! Opo! Magaling! Magkakasundo tayo dyan, Miana. Magaling! Sinira mo ang kinabukasan ko, itay. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa akin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin, itay. Hinding-hindi! Itaga mo yan sa bato! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Salamat na lang. At madaling naubos ang paninda ko. Maaga na naman akong makakauwi nito. Ay, ano ko yung ulam namin ang bibilhin ko? Tama. Manok na lang. Magtitinula na lang ako ng manok mamaya. Nang sa ganon, magkasabaw naman kami. Tiyak. Magugustuhan ni Biana ito dahil ngayon lang kami magkakaulam ng tinolang manok. Ililigpit ko na itong mga lalagyan ko ng gulay. At pagkatapos, mamamaling ka na ako. Bibili pa ako ng ibang kailangan namin doon sa bahay. At wala na. Ay, salamat na lang. Hindi ako masyadong napagod sa araw na ito. Oh,
wala. Hindi ka yata gumala ngayon. Pas muna ako ng inom. Bala kasing nasusubraan ko ng alak eh. Uminom ka lang. Hindi pa naman nagsasara ang pabrika ng alak. Laklak mo lang ng laklak. Nang sa ganon, teka, Diana? Oh, ba't parang wala kang kibo dyan? May sakit ka ba? Wala naman po, Nay. Ganun ba? Ba't parang magtuyang mga mata mo? Umiyak ka ba? Baka naman napuwing lang yung mata niya. Opo, Nay. Opo. Napuwing lang po ang mata ko. Ayos. Ligtas na ako. Ba't para kang bulong ng bulong dyan, ha, Dodi? Ha? Anong bulong ng bulong? Wala naman ako sinasabi, ha? Meron ba? Sige. Dalian mo nang kumain, Diana. At maghugas na ng pinggan. Kasi may pupuntahan ako ngayon. Bakit? Saan mga pupunta? Alis ka na naman. Pupuntahan ko yung pinagkukunan ko ng mga gulay. Para may maibenta na naman ako bukas. Baka naman maubusan ako kapag hindi ako ang mismong pupunta doon. Nay, sasama po ako. Ay, nako. Huwag ka nang sumama. Ako na lang. Sige. Mauna na ako. Dahil malayo pa yung pupuntahan ko. Sa kabilang baryo pa. Nay! Nay! Sasama ako! Sinabi niya nga hindi na eh. Ang kulit mo! Masya na! Baka mamaya niya eh. Makalta pa ng nanay mo. Masya! Sige na, Dodi. Abya na. Alis na ako. Wala, sige na. Malis ka na. Uy, mamaya. Pumasok ka dun sa kwarto, ha? Hihintayin kita ron. Huwag na huwag mong babalaking itakbuhan ako. Ha? Nakikita mo ba ito? Ay, tama na po. Ha? Huwag na po. Mama naman kayo sa akin. Nakita. Umayos ka lang dyan. Baka ang nanay mo na yan kumakatok. Pusa mo ang pinto. Sige na! Pupusasan ko dyan ulang mo. Ayusin mo ang baka mo, ha? Damit mo, ayusin mo. Huwag na huwag kang magpapalata sa nanay mo. At huwag kang magsusunod. Malinaw! Ha? Sige na! Naku, ginabi ako. Nakakapagod talaga. Nakaluto ka na ba ng hapunan natin, Diana? Opo, Nay. Tapos na po. Ang tatay mo, wala ba dito? Tulog na po, Nay. Nasa kwarto po. Sige. Maghain ka na at kakain na tayo. At bukas, maaga kong pupunta ng palengke. Thank you.
ano, kumusta ka na, Biana? Si nanay, wala ba sila dito? Nagtinda siya, kuya. Ah, kuya, doon na rin ako kay auntie titira. Huwag na. Para may kasama naman dito si nanay. Kuya, kailan ka ba matatapos sa pag-aaral mo? Huwag kang mag-alala. Mga 2 taon na lang matatapos na ako. At pagkatapos ko, ikaw na ang susunod na mag-aaral sa kolehiyo. Pag-aaralin kita. Ay, matagal pa pala. 2 taon pa. Madali na lang yung 2 taon. Basta maghintay ka lang. Kuya, matagal pa yung 2 taon. Oh, bakit ka umiiyak? May problema ba? Wala, kuya. Wala. Sabihin mo lang yung problema mo. Kung meron man, para matulungan ka namin ni nanay. Huwag mo na akong alalahanin, kuya. Okay lang ako. Oh, sige. Alis na ko, ha. Itong pera mo. At ito rin ang para kay nanay. Pinabibigay ni auntie yan para sa inyo. Oh, alis na ako. Huwag kang umiyak dyan, ha. Kung alam niyo lang ang pinagdadaanan ko. Kaya wala akong lakas ng loob na magsumbong sa inyo. Dahil tinakot ako ng tatay. Baka nga tutuhanin niya ang banta niya sa amin ng nanay. Ano ba talagang gagawin ko? Diring-diri na ako sa sarili ko. Dude, lahat yung ngayon ka lang. Absent ka na sino man yung ilang araw, ha? Wala lang, pare. Tinamad lang ako. Lumabas ng bahay. Nagpahinga ako ng ilang araw lang. Masarap kaya. Nang putay, natitikman ko sa amin. May sinasabi ba, pare, Dudu? Ha? Wala. Wala naman akong sinasabi, pare, ha? Bumili ka ng mainom natin. Takal naman. Sige na, para makarami. Meron na. Sige. Teka lang, ha? Bibili mo na. Maria! Dali mo nga dito yung alang dito. Sila! Sandali lang! Bilisan mo! Sandali! Ikasalin ko muna! Ang aga mo namang bubangon mo na. Wala pang malasing ko. Alam mo naman, maaga naman akong pumupunta ng palengke, ha. Doon na ako kakain. Bahala na kayong mag-amang magluto ng almusal ninyo, ha. Sige. Inaantok pa ako, eh. Ingat ka na lang sa daan, ha. Sige, matulog ko na lang dyan. Ingat ka dyan. Maaga pa naman, matulog ka muna. Talaga matutulog muna ako. Aga pa naman, eh. Aga mong gumising kasi. Pati tuloy ako, nabalabog ng gising. Bilisan mo lang umalis. Nang makaisa naman ako ng sisid ng sariwang damo. Ang sarap ng sariwa. Thank you.
Matuklasan kaya ni Mona ang kahayupang ginagawa ni Dodi sa sarili nilang anak. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan ni Biana dito sa ating dulang Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon ni Susan Maligdang. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan.